Member ka at ang boyfriend mo ng isang dance group. Isang araw, may pumasok na bagong member na babae. Hindi man kayo pinag-overlap ng boyfriend mo, maayos siyang nakipag-break sa'yo bago niya niligawan ng bagong girl. Kaya lang, hindi ka makapag-concentrate sa pagsasayaw. Sa iyong palagay, sino ang dapat umalis sa group? Ikaw o yung bagong girl? Kung ako yung ako yung aalis kasi maayos namang nakipag-break yung boyfriend ko. So ako yung may problema, ako yung aalis. Bakit ka aalis? Hindi ka naman, kailangan mo ng trabaho. Hindi, maghahanap na lang ako. Siguro mag-audition ako. Saan? Tapos, sa Gandang Pilipinas! Tapos? Mag-audition ako kasi ako nga yung may problema. Hindi ako makakoncentrate dun sa ginagawa ko. So, ako na lang yung aalis para magawa ko ng maayos. Tsaka makapag-move on na rin ako. Thank you so much from San Jose del Monte, Bulacan. Amal Rosa Rosa. Thank you, Amal. O, ingat ka dyan. May question dito, dalawa. Pakibasa lang, ha? Napagod ako dun sa isang kausap ko kanina. Hilo ko. Dito ka sa gitna, parang yung kitso ka. Yan. Game na, Will. Game! Sobrang mahal mo ang mabait at gwapo mong boyfriend. Para sa'yo, wala ka nang hahanapin pa. Kaya lang, isang araw, habang nasa mall kayo, biglang lumindol. Ang bilis ng takbo niya at naiwan ka sa loob. Mahina lang naman ang lindol. Kaya walang nasaktan. Ang sabi niya, nagpanik lang daw siya. Sa utak mo, naiintindihan mo siya, pero sa puso mo, parang na-turn off ka. Anong gagawin mo? Siguro, sasabihin, madi-disappoint talaga ako sa kanya. Kasi, given na gwapo siya, wala na akong hahanapin sa kanya. Pero wala sa kanya yung pinakamahalagang factor na dapat meron yung boyfriend. Yun ay yung protektahan tayong mga babae, di ba? Sa kahit ano pa mang pangyayari, dapat unahin nilang ingatan, protektahan at panatiliin tayong ligtas. Kasi balang araw tayo naman yung gagawa nun sa kanya at sa mga magiging anak niya. Galing ha. Thank you so much, Cheska Binyar from Kansas. Thank you, Cheska, and good luck ha. Yeah, ito. Last question niya. Bahala ka na. Pakisagot na lang ha. Ang babata, ang gagandang mga bata nito. Sige. Nakapasok ka sa Grand Finals ng Gandang Pilipina. Kaya sobra na ang paghahanda mo. Kaya lang naimbita ka ng boyfriend mo sa reunion ng kanyang pamilya. At sa beach, ito gaganapin. Hindi ka pwede kumain ng marami dahil tataba ka. Hindi ka rin pwede magbilad sa araw dahil papangit ang skin mo. Ano ang gagawin mo para hindi ka magmukhang KJ? Una sa lahat, maging totoo ako. Sasabihin ko sa kanila na dapat onti lang yung kainin ko, hindi ako pwede mabilad kasi ito na yung opportunity ko, napakalaking opportunity na yung binigay sa akin, bakit ko papaglalagpasin. At sasabihin ko po yun sa paraan na hindi ko sila ma-offend. Tsaka, hindi ko na po sasayangin tong panahon na to kasi ito na po yung isa sa pangarap ko sa buhay. Kaya kung ano man po yung sabihin nila sa akin na kung KJ man ako, okay lang, tatanggapin ko basta basta hindi lang ako maging mataba or pumangit yung skin ko. So, ibig sabihin nun, okay yun, tama yung sagot mo. Kasi sabi mo, sa magandang paraan mo sasabihin. Sa magandang paraan. O, paano kasi mo sasabihin? O, bakit? Boyfriend mo to. Birthday ng mami ko. Akong boyfriend mo. Tapos, ispontati mo pa sa iyo yung gandang Pilipina na yan? Kasi po, pangarap ko po yun eh. Kung hahadlangan po nila, di mawawala po yung pangarap ko kasi minsan lang dumating sa buhay natin to eh. So dapat naman, kung talaga mahal ka ng boyfriend mo, dapat intindihin ka nga. Opo. Dapat intindihin niya ako. Ano bang dapat suportahan niya na lang ako. Tama. Ano bang ideal man mo na gusto mong makasama sa buhay mo? Una, hindi ko naman hangad yung gwapo eh. Gusto ko lang yung masipag. Para pagdating ng araw, kung isa man yung tinakda para sa akin, matataguyod niya ako sa marangal na paraan. Oh. Kanya-kanya, kanya-kanya. So, hindi ka maghahanap ng miyate. Kung makakahanap ako. Mga bata nga ngayon.
Gusto na magandang buhay. Ah, sige. Ano? Kumaka na to, pero kung hindi, tanggapin ko na lang, mamahalin ko siya ng lubos. Basta kaya niya akong buhayin. Kahit simpleng pamumuhay lang. Sali lang, ha? Kaya mo ba yun, na simpleng pamumuhay lang? Hindi, Will. Ayoko ng simple. Gusto ko bongga. Yung may yate, may Tagaytay, may Will Tower. Ganun. Bakit mo gusto yung ganun? Kasi gusto ko mano, mayaman. Nakakasawa na kasi nga maging mahirap. Kasi mahirap na ako, gusto pa maging mahirap, di ba? Tama rin eh, no? Kanya-kanya, tama naman din eh, no? Oh, so, gusto mo mag-asawa ng stable na yung lalaki? Siyempre, ayoko na babalit-palit. Nakakasawa. Salamat! Nakakatawa ko sa itong mga to, no? Kanya-kanya talaga ang ano ang buhay, kanya-kanya. Pero sa pamaraan, sa magandang pamaraan naman, pwede mangyari yan. Okay. Papakita ko kayo na humusga kung sino po ang nanalo. Ito po ay sa mga judges natin. I'm so sorry. Meron talaga nanalo. May hindi nagwawagi. Pero ngayon po, kita nyo, wala pong nanalo sa ngayon. Alam ko, nakita ko. Asan? Mamaya, sulatan ko yung 1, 2, 3. Overqualified po sila. Ibig sabihin nun, lampas-lampas po sila sa pa-contest na to. So, masyado kayong magaganda, matatalino. Hindi kayo bagay dito. We have a three-ball dash!